Now, who is telling the truth between you and Colonel Leonardo? I am telling the truth, Your Honor. Nabasa na yung paa mo, maligo ka na. May alam na kami, nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na, maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Colonel Patay, so what you're trying to tell us is Madam Garma is the one lying. Eh, hindi ko po alam yung ganun, Mr. Chair. You have met in latest telling this committee that you are not telling the truth. You actually instructed si Major Laraga to arrest the already arrested and the already detained Mayor Espinosa. If it's a normal procedure, yung galugad, eh ba't nangailangan pa kayo ng search warrant? Para di kayo nahuli sa balita, narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Here we see how the narcolist plays into the operation of the PNP. But on the second, and I think is more pressing, if it is proven true po yung testimony ni Mr. Espinosa that he was only forced to give that testimony in the Senate, there seems to be a use of resource persons for political gain or political testimony. Kasi po, I'm not sure, pero Mr. Espinosa, may kinalaman po ba yung raid sa bahay ng iyong father or even the killing of your father dun sa ginawang pagpilit sa'yo na gumawa ng affidavit sa Senado? Itong dalawang incidents ito, related po ba sila? Sa tingin niyo po, ang nangyari sa iyong father, yung pag-raid sa bahay, yung pagpatay sa kanya, yung search warrant, ito po ay part ng modus para ikaw ay pilitin sa Senado? Or separate naman po to as part of EJK? Siguro sa aking sariling pag-intindi, related po. I would have cited you in contempt then because you were lying. Pero now that you are cooperating, aaminin mo ba ngayon? Hindi porket hindi ka na-assign sa Davao City, hindi mo alam yung scheme na yan. It's not logical. You were not doing your job just because you love your job or you love this country. You were doing that job because of the reward. Madam Garma, meron po kayong affidavit at saka diagram na binigay. Pero tama po yung sabi nila, wala po kayo. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, how would you know these things kung wala ka sa sistema? Nung pong umpisa po na inaayos po ni Sir sa CIDG, yung mga ganyan po, eh since friends ko rin naman sila and parang nalaman ni Sir Leonardo din na kaya na, siya ang na-mention dahil po nagtanong sa akin si Presidente, nagkukwento po siya and pag nandun po ako sa opisina, nakikita ko yung movement. So lahat ng information mo tungkol dito sa war on drugs na nakalagay dito yung sa iyong affidavit at saka dito sa diagram na binigay mo, galing po lahat ito kay Colonel Leonardo in your meetings with him? Yes, Your Honor. And yes po. And yung experience din nila sa ground? Experience nila sa ground. So in other words, sa lahat ng bagay, hindi po kayo kasama, pero karamihan sa detalye ng operation ng war on drugs, alam po ninyo. And yet, you say, hindi ka kasama sa sistema.
Alam ko po, Mr. Chair, kasi po, kami po din sa ground, nakakahalubilo ko yung R2 namin, yung mga operatiba, yan po pinagkukwentuhan. And there was a briefing na pagkausap ko siya, si Sir Leonardo, nakukwento niya yung level, sana ba yung level 1 na yan? Hindi, dahil pag level 1, ano lang yan, ordinary, nag-explain siya. I cannot recall na lang po yung specific amounts po sa lahat. Okay. Nag-explain po siya sa akin. On that day, you said that you were called by the President. Dalawa lang kayo nag-usap. Yes, Your Honor. Tapos, hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte? I don't... Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair, na... Ngayon, inaamin mo na malakas ka sa kanya. Na, because I can see from the scheme of things, tatatlo lang naman yung kwan eh. Official na malakas nandun sa na level na mataas, malakas kay Presidente. Ikaw, si Colonel Leonardo, at saka Senator Bato de la Rosa. All the other officers, PNP officers, assigned in Davao, eh nasa ilalim pa nga ninyo eh. Tama? Kasi, Madam Garma, all the signs are there na malakas ka kay former President Digong. Kasi, sa isang ceremony sa Malacanang, where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. Former Commissioner Leonardo, in the previous hearings that we have had, he has always denied itong pwesto niya dito sa diagram na ginawa po ninyo. He has always denied that whenever we have asked him that question. And now, here you are stating na siya pala ang paymaster. Now, who is telling the truth between you and Colonel Leonardo? I am telling the truth, Your Honor. You are saying the truth. Na siya talaga ang paymaster. Yes po. Pero hindi mo alam na ang codename niya ay Eagle no tinanong ka ni Juan. Ni Honorable Rods Gutierrez. Hindi po ako, kasi codename ang ginagamit nung talagang directly involved po. Hindi po kasi ako na, ano kaya hindi ko alam na Eagle po. Well, alam mo, alam mo yung mga sistema eh. Ako nga, wala ako sa sistema. Alam ko yung codename na yan eh. Di ba? Yes po. Honestly speaking, I didn't know po na Eagle siya. Ang codename po niya. Alam mo, Madam Garma, sabi ni... Ito, I learned this from our chairman, si Chairman Ace Barbers. Nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Yun ang sabi ni Chairman Barbers. Ang ibig niyang sabihin, may alam na kami, nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na, maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Kasi, as far as this representation is concerned, hindi mo pa sinasabi lahat. Yun po sa Eagle talaga po. I cannot recall. Hindi ko po alam na siya yung Eagle. Kasi po, code ang ginagamit ng mga nasa ground. But ako, I don't choose Eagle. I don't know kung sinong Eagle nga po eh. Merong doon ibibigay. Tapos yung officer na yun ang magbibigay dun sa chief of police or whoever is yung may trabaho. Meron pong sistema din po na rekta sa kanya. Tapos irerekta din na ibigay. So it depends po kung ano yung naging arrangement sa kanya. Si Colonel Leonardo was in charge basically sa mga na-assign na mga magdi-deliver sa CIDG. At si Senator Bato de la Rosa would be in charge doon sa special operations group ng mga regional and
provincial offices. Would I be correct? Hindi po eh. Ang alam ko po, kay Sir Leonardo lahat po, diretso. Ito na mga guys, ang number one para sa sensitive skin, especially for pimples. Bumibenta ng todo sa Lazada at dito sa TikTok. Ang Dermo Republic Niacinamide Formula. Talagang effective, so ano pang hinihintay nyo, bili na! Colonel Patay. Yes, Mr. Chair. Iba, ikaw ba ay naka-cobra? Wala po, Mr. Chair. Sa MOA lang po ako at saka sa PADS, Mr. Chair. Kasi marami pong personnel sa Season 6 umabot ng mula 300 hanggang 600, Chair. So, what you're trying to tell us is Madam Garma is the one lying. Eh, hindi ko po alam yung ganun, Mr. Chair. Ganun, yung mga schemes na ganun. Galing mo. Kasi po, Mr. Chair, di ba po ako nasa ng Davao City, Mr. Chair? Hindi porket hindi ka na-assign sa Davao City, hindi mo alam yung scheme na yan. It's not logical. Di ba? Bakit ako? Hindi ako na-assign sa Davao, pero alam ko na ngayon. No, following your logic, Colonel Patay. Mr. Chair, ngayon ko lang rin narinig yung mga ganyan na nag-confirm si Colonel Garma. Isang conclusion lang yung nangyari. Di ba, Colonel Pitalyo? Nabukulan. Sir. Di ba? Doon sa linggo ninyo. Yes, sir. Nabukulan. Parehas kami siya ni Colonel Patay. Na nabukulan ka rin. Yes, sir. How about you, Colonel Grijaldo, nabukulan ka rin? Hindi ko rin alam yung scheme na yun. Kasi kumakalat na sa inyong chat group eh. Huwag niyong aminin na kwan eh. Na may reward. You were not doing your job just because you love your job or you love this country. You were doing that job because of the reward, Madam Garma. Kasi at stake na yung buhay niya eh. Kayo, nandiyan pa kayo. Naka-uniforme, may baril sa tagiliran. But in the case of Madam Garma, tama yung sabi niya. Kanina, takot na siya. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. May I know ano yung is that a search warrant or a warrant of arrest? Search warrant po, Mr. Yun ang inisyu ni Judge. Opo. Search warrant. Search warrant po. And earlier, sinabi mo kasi, inutusan mo si SPO4 Laraga ba yun? Laraga? Police Major Laraga po. He was Police Major din, sir. I heard you said kanina na you ordered Major Laraga to arrest si Mayor Espinosa. Why would you make such an order? Eh, hindi lang siya arestado, naka-detain na siya eh. So bakit? Bakit? Ano yung, what was the logic behind that order? The main purpose of the search warrant, sir, is because of the... No. Yung arrest order that you ordered Major Laraga to implement. Sinabi mo kasi kanina, sabi mo, I ordered Major Laraga to arrest Mayor Espinosa. Eh, di ba naka-detain na siya? Yes, sir, but if we will have a positive result on based on the implementation of the search warrant on illegal drugs and possession of firearms, we will also arrest him to file another case. Coordinated with them, correct? Hindi po. Ang coordination po namin doon lang po sa Baybay City Police Station, sir. City Police Station. Yung hindi po ba, ang coordination hindi namin. Hindi ba protocol or SOP na magko-coordinate kayo with the provincial jail warden?
At saka syempre yung mga jail guards. Yung po sana sir ang normal procedure, kaya lang po based po doon sa validity sir ng search warrant at doon sa intelligence information that some of the jail guards are already involved on the, kumbaga, nasusuhulan na po doon sa drug trade, sir. So, we would think if we will coordinate, baka sir ma-clean up, sir, yung lugar, wala kaming abutan doon. If it's a normal procedure, yung galugad, eh ba't nangailangan pa kayo ng search warrant? Based po sa justification ng provincial officer ko, si Major Laraga, he was holding an intelligence information pertaining to the drug trade on his deponent. So, dinala po niya yung pag-file ng search warrant doon sa judge, na-convince po niya yung judge na mag-issue ng search warrant para i-search po yung facility. You actually instructed si Major Laraga to arrest the already arrested and the already detained Mayor Espinosa. Meron ka bang STL? Wala naman po, sir. Wala ka bang, is it correct, Colonel Garma, na wala siyang STL? Basa ka na. Mr. Chair, ang nung nasa PCSO pa ako, kaibigan niya po yung may-ari ng STL. Mm-hmm. Sa area kung saan po siya assigned. So, I think nagkaroon ng partnership when the time na detain po yung tao na may-ari nung STL. Established na yun, question of deponent, dapat may direct knowledge. Eh, wala siya dun sa kulungan. Paano, anong intel report na siya pinagsasabi niyong deponent has... Dapat may direct knowledge. Now, balikan ko lang po yung anong 5.1 billion ni Kerwin Espinosa as alleged by Colonel Marcos kanina po. Alam mo, Colonel Marcos, pinatawag ko talaga yung ano sinasabi mong tao from the AMLAC na nakausap mo. He's not a lawyer. Yung isa po lawyer, but a year ago, wala na po sa AMLA. Ngayon, nandito po, yung isang tao, nakausap mo rin si Mr. Art Bacoli. Mr. Art Bacoli, kindly take the seat. Para tapusin na natin to. Colonel Marcos. Yes, Mr. Chair. Have you met Colonel Marcos in Leyte? Yes, sir. When was that? September of 2016. Kita mo, Colonel Marcos, mas na-recall niya. Ikaw hindi mo matandaan yung buwan, kahit buwan mo lang at saka year. Now, during this afternoon's hearing, Colonel Marcos claimed that there is a 5.1 billion being freeze by AMLA with regards to the properties and cash of Kerwin Espinosa. And that data, as alleged by Colonel Marcos, came from the AMLA when you visited Leyte with Colonel Marcos. Is it correct? No, sir. The total amount frozen did not reach a billion, sir. Oh, Colonel Marcos. And it was also confirmed this afternoon when we asked the AMLA for the actual data. Eh, maliit po yung kay Kerwin. And now, the person you have met in Leyte is telling this committee that you are not telling the truth. So, attorney, pasensya na po. I apologize. It's okay, Colonel. And you apologize to this committee because this is an open hearing. And Colonel Marcos, kanina nga, muntik na kita mapakontemp eh. Inintay na nga ako ni Chairman Nakop eh. Dahil dun. I'm sorry, sir. I apologize to this honorable committee for assuming, sir, the figure amount of 5.1 billion. Okay. Personally, your apologies taken. Thank you, Mr. Chair. I do not know from Chairman Akop.
may affidavit na kami hawak. Kailan wala lang tayong time. Next hearing, ipapatawag namin lahat. Kasi kompleto na po kami doon. Kaya nga pati service record nyo, pinakuha ko na, kompleto na kami. Pati yung mga deaths and killings related to drugs. But of course, we need an official record from the PDEA. Pero mayroon na po kami. Kaya nga diretso ko sinabi kanina na except for Karel Bilira, iba yung case niya. To follow our internal rules. Ganun din po sa mga Colonel Rialdo, Pitalio, kay Barandong, Barandong, tsaka yung sa iba pa kasi next hearing, imbitahan na po namin yung iba pa to follow our internal rules. Ganun din po sa mga Colonel Rialdo, Pitalio, kay Barandong, Barandong, tsaka yung sa iba pa kasi next hearing, imbitahan na po namin yung iba pa.